sa patuloy na pagkasira ng kalikasan, pabago-bagong klima ng mundo, pagtaas ng tubig dagat at pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa ay nagiging dahilan kung bakit ang ilan sa mga lungsod o syudad sa mundo ay patuloy na lumulubog taon-taon at unti-unti nang nilalamon ng karagatan. Shoutout muna kanila kabayang Prince Stephen, Armang Mang, Joel Bruniola at si John Philip JP. Salamat sa panonood at nawa ay patuloy pa kayong sumubaybay. Kabayan, welcome sa On Top Videos. Kung gusto mo ang mga ganitong topic, ay huwag ka nang magkatubiling mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. Salamat! Shanghai, China. Ang syudad ng Shanghai sa China ay isa sa pinakamabilis na lumulubog na lungsod sa mundo. Ayon sa pag-aaral ng EcoWatch, isang nangungunang kumpanya online na nagbabalita patungkol sa kapaligiran na tinatayang ang lungsod ng Shanghai ay lumulubog sa bilis na halos 1 cm bawat taon. Sinasabing ang pangunahing sanhi ng paglubog ng Shanghai ay ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa na sinimulan pa noong 1860. Mexico City, Mexico. Ang Mexico City ay isa sa mga lungsod na mabilis na lumulubog dahil sa pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa ayon sa EcoWatch. Nasanhi ng mabilis na pagbagsak ng water table sa lungsod na tinatayang 38 cm kada taon. Dahil sa pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lungsod ng Mexico City, ito ay nagiiwan ng mga pitak o espasyo sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng panahon, ito ay nakokompress ng bigat sa taas na nagre-resulta sa unti-unting paglubog ng lungsod. Isa pang dahilan kung bakit ang lungsod ay patuloy na lumulubog ay dahil ito ay itinayo sa isang pinatuyong lawa sa loob ng isang crater ng bulkan. Bangkok, Thailand. Ang Bangkok ay isa sa mga lungsod sa mundo na patuloy na lumulubog na tinatayang sa bilis na 2 cm kada taon. Sa patuloy na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, sinasabi ng mga eksperto na ang lungsod ng Bangkok ay patuloy na lulubog at lalamunin ng karagatan pagdating ng taong 2030. Upang maiwasan ang matinding pagbaha sa Bangkok, lalo na sa panahon ng tag-ulan, isang architecture firm ang nagtayo ng isang 4.45 hectares park na maaaring maglaman ng 1,000,000 galon ng tubig ulan na tinatawag na Chulang Longkorn University Centenary Park. Venice, Italy. Ang lungsod ng Venice ay kilalang kilala sa likas nitong ganda na may malawak na kanal, mga tulay at isa sa pinakaromantikong lugar sa mundo. Ngunit ang lungsod na ito ay itinayo sa isang maputik na lagoon at napapaligiran ng katubigan na dulot ng pagbaha. Ito ay nagiging sanhi upang patuloy na lumubog ang lungsod at isama mo pa ang unti-unting pagtaas ng antas ng dagat sa paglipas ng panahon. At tinatayang ang Venice ay lulubog sa bilis na halos 2 milimetro kada taon. Sa ngayon, ang gobyerno ng Italy ay nagtayo ng mga flood barriers na may 78 gates noong 2003 na nagkakahalaga ng $6.5 billion. Lagos, Nigeria. Ang Lagos, Nigeria ay ang pinakamalaking lungsod na matatagpuan sa kontinente ng Afrika. Ang lungsod ay itinayo sa tabi ng baybayin at patuloy na lumulubog na dulot ng labis na pagbaha. Ayon sa isang pag-aaral noong 2012 na nagpapakita na ang sea levels ay tumataas ng 1 hanggang 3 metro na magiging sanhi na matinding sakuna para sa lungsod ng Lagos. Ito ay epekto ng patuloy na pagtaas ng global sea levels na tinatayang tataas ng 6.6 feet sa pagtapos ng siglo na ito. Dhaka, Bangladesh. Ang Dhaka sa Bangladesh ay isa sa mga lungsod na kasalukuyang lumulubog na halos 1.5 cm kada taon na epekto ng paggalaw ng mga tectonic plates, pagkuha ng tubig sa lupa, at pagtaas ng antas ng karagatan sa Bay of Bengal na may 10 beses ang average. Ang dagat sa paligid ng Bangladesh ay maaaring magdulot ng matinding pagbaha at lamunin ng nasa 17% ng lupain nito at makakaepekto sa 18 milyong mamamayan nito sa taong 2050. Jakarta, Indonesia.
ang Jakarta sa Indonesia ay lumulubog sa bilis na 6.7 inches bawat taon dahil sa labis na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa na nagiging sanhi ng paglubog nito na tinatayang sa taong 2050 ay tuluyan ng lulubog ang Jakarta sa ilalim ng karagatan. Kamakailan ay inaprubahan ng gobyerno ng Indonesia ang isang plano na ilipat ang kapital nito 100 milya ang layo mula sa kasalukuyang lokasyon nito sa isla ng Java upang maprotektahan ng 10 milyong mga residente mula sa labis na pagbaha. Ang paglilipat ay tatagal ng mga 10 taon at nagkakahalaga ng $33 billion. Kabayan, nagustuhan mo ba ang video natin today? Please like, subscribe, at hit the bell notification para ma-notify ka kung may bago tayong upload. Salamat!